Sinong mag-aakala na naging inspirasyon din ang bayan ng Llorente ng isa sa mga kontrobersyal, ngunit nakaaaliw na obrang pelikula ng Regal Entertainment. Taong 2019 nang ipalabas sa takilya ang pelikulang Mina Anod. Halaw ito sa totoong kwento matapos na anurin at mamataan ng mga lokal na mangingisda ang 3 tonelada ng mga ilegal na droga sa baybayin ng Payapa at malaparaisong isla ng Mina Anod. Maganda yung movie na yun eh. May magandang lesson, issue ng illegal drugs, issue ng corruption, etc. But at the same time, the positive side, pinakita kung gaano kaganda ang Eastern Samar, kaganda ng Mina Anod, kaganda ng bayan ng Llorente. Nabalot man noon ang kontrobersya ang isla, hindi maitatangging hindi kayang takpan ng kahit anong bahid ang maganda at malaparaiso nitong imahe. Sikat pa rin na puntahan ang isla ng Mina Anod ng mga turistang ang hanap ay island hopping adventure. Kilala rin ang isla ng Mina Anod sa malapulbos nitong white sand beach. Upang marating ang isla, kailangan sumakay ng bangkang demotor. 10 minuto mula sa sakayan ng bangka, mararating na ang nasabing isla. Sa muling pagluluwag ng sektor ng turismo, bunsod ng gumagaang sitwasyon sa pandemya, ganoon na lamang ang pag-anyaya ng mga lokal na naninirahan sa isla sa mga turista na bisitahin ang isla ng Mina Anod. Nang sa gayon, kanila ring maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay na naantala ng pandemya. Dito sa buong sa sinirangan summer natin, pumunta kayo dito sa lugar namin. Ngayon ay maluwag na tayo, magpapapasok na kami ng mga pwede na mag-overnight. Welcome po kayo dito. Unlad, Pilipinas.